Hello guys, good morning. Welcome pong muli sa aming channel. Papunta kami ngayon sa bayan ng Antipolo para i-process ang business permit ng tables and chairs rental. Ipapangalan natin yung business na ito kay Mrs. Tara guys, samahan nyo kami. Ayan mga kabaslag, papunta tayo ngayon sa DTI dito sa may Antipolo. Ang DTI dito, naka-locate sila dito sa may malapit sa Max, malapit sa Jose Licos. Ang pinaka-street ng DTI dito sa Antipolo ay sa may Santo Niño. Ka-street siya ng cementerio dito sa Antipolo. And guys, dito na tayo malapit sa DTI. So Max, itong building na to, bandang unahan lang ng konti dyan. Dyan na ang DTI. Guys, dito tayo sa DTI Antipolo. So yan yung Licos Park na sinasabi ko. Ano, yung pakaliwa papuntang Teresa, papuntang Shopwise, ito naman yung papuntang cementerio. Yan guys, pipil up ko yung business registration ng DTI. Ano sa to? Yung mga problema na siya. Dito ba yung number? Sa kanya nakapangalan yung ano, tables and chairs, pero ipapangalan na namin na party needs, hindi para saklaw na yung tables and chairs. Nice baslag white. Yan guys, baliktaran yung ano, yung kailangan na pilapan, pero sa likod nito signature over printed name at saka date lang yung pipilapan nyo rito. Yung sa harapan talaga yung kompleto talaga yung details dapat na mapilapan nyo. Ama, ano ang final na pangalan? Sila lang, Bibilma Partinis and Rentals. Okay. Bili na ilalagay pa ako. Ayan guys, after natin mag-fill up ng application form, ipapasa natin doon sa counter 2. After na may pasa sa counter 2, check nila sa record nila sa computer kung may kaparehas na business name yung inyong nilagay na mga pangalan, kasi bibigyan na, kumbaga meron kang tatlo na ilalagay na pangalan, then kung ano yung approved doon, yun yung ilalagay nila. Ngayon, kung hindi naman approved yung pinaglalagay mo na tatlong klase ng pangalan, magbibigay sila ng suggestion kung ano yung pwedeng gawing pangalan. Saan? Signature dito sa us daw. Ito? Signature. Paslag, papunta tayo sa munisipyo, tapos na tayo sa DTI. So, sa DTI, meron pala doon na pinipilapan, bukod pa doon yung pangalan na tatlo na pagpipilian nila kung wala ka bang kaparehas, meron palang option doon kung ang saklaw ng negosyo mo ay barangay, or municipality, regional, or regional, or national. Kapag ka, ano, barangay lang, 200 lang yung babayaran mo. Kapag ka municipality, parang nasa 500 ata. Ang ganun, 500. Tapos yung regional, 1,000. 1,000 yung regional. So, pinili namin yung regional. Kasi, ang marketing na ginagamit namin ay Facebook Marketplace.
So sa Facebook Marketplace, nasasaklaw natin ang ibang mga lugar kagaya ng Bulacan, gaya ng Pasig, Marikina, Angono. Kumbaga medyo malawak-lawak yung nasasaklaw ng marketplace. Kaya kailangan namin mag-process ng regional. So hindi pa naman namin kaya yung talagang ganun kadami na volume na renta ng mga tables and chairs. Pero naka-advance na ako sa permit para kung sakasakali dumating yung time na maraming ang gamit, maraming ang tables, maraming ang chairs, hindi na ako mga problema sa papeles. Kasi once na nag-deliver doon sa malayong lugar, at least meron kang permit na po pwede kayo doon sa ganung kalayong lugar. Tara, parking muna tayo dito, then punta tayo sa munisipyo. Yan guys, punta kami sa munisipyo, process ng business permit. Ayan mga kabaslag, kagagaling lang natin sa munisipyo. Ngayon, hindi kami tumuloy sa pagkuha ng pinaka-business permit natin ng tables and chairs and party needs natin. Hindi muna kami tumuloy ngayon kasi tinanong kami nung nasa munisipyo kung talagang kukuha ba raw talaga kami ngayong December ng business permit. Sabi namin, oo. Pero sabi niya, kasi po, kung kukuha kayo ma'am, kukuha ulit kayo sa January. Magre-ring niyo ulit kayo sa January. Sabi ko, ganun ba? Edi sabi ko, sa January na lang kami kukuha. Kung sinabi yon, binigyan na lang niya kami ng mga iba pa namin mga gagawin at saka yung mga instructions, yung mga papel na kailangan namin i-prepare at mga papanotaryuhan, ganyan. At saka yung iba pang mga kailangan namin i-prepare pa. Yun, ito, binigyan kami nito. Yan. So, announcement about sa one-stop shop. Kasi by January, ang pag-process ng business permit na through online. Kaya, meron diyang link na nakalagay. Sa link na yon, yun doon ka mag-fill up, doon ka rin magpapasa ng mga papeles, mga requirements, then doon ka rin maghihintay ng approval kung okay na siya. So pagka okay na siya, saka mo lang babalikan, babayaran lahat-lahat, at yun, magkakaroon ka na ng business permit. Ngayon, binigyan kami nito. Asan yung mama? Yan, binigyan din kami nitong papel na ito. Yan. Ano to? Affidavit of undertaking. So yung isa nito na affidavit of undertaking para sa ano, sa health and safety protocol. Kasi hindi pa rin naman talaga tapos yung ano, yung pandemic, andiyan pa rin daw si COVID. Yan, yung isa namang affidavit of undertaking ay kailangan diyan. Ay meron kang GCash or Paymaya. Yung mga about sa payment, kailangan o requirements yun, dapat meron kayong ganon na ipapasa sa kanila, isasubmit sa kanila, kasi requirements yun pa sa pagkuha ng business permit kapag ka ang ano mo, ang mga negosyo mo ay mga binibenta, yung mga ganyan, kagaya ng party needs o tables, mga rentals, ganyan. So ano na ngayon yan, requirements na yan. Isa pang requirements na hinahanap nila sa akin, halimbawa may pwesto ako dyan sa Antipolo, ano ba yun? Sarili ko ba yun? Ganon? Or nangungupahan ba ako? So kung nangungupahan ako, gaya namin, naglilis kami ng lupa dyan, din meron kami establishment. So kailangan kong kuhanin yung kontrata nung inuupahan ko na lupa. Yung inuupahan ko, kailangan meron silang permit ng pagpapaupa at meron kaming kontrata. So yung papeles na yun, kailangan nila ng kopya, kailangan ng munisipyo nun. Kaya
kapag ano kasama yung sa isasubmit sa through ano lang, through computer, through online na lang din yung pagsasubmit nun. Then, kailangan mo rin mag-provide ng CCTV kasi requirements din ng munisipyo ang CCTV. Ayun, tsaka i-inspectionin ng munisipyo yung kung ano yung pwesto na pinresent mo. Siguro kailangan din ng mga pictures. So kailangan mag-print ng mga pictures ng pwesto na paglalagyan mo ng business mo kasama yun sa isasubmit. Yan guys, dito kami sa school. Tuloy ko lang yung sinasabi ko na about doon sa business permit ng tables and chairs. Yun nga, after na ma-i-present na natin lahat ng mga requirements, i-inspection yun nila. I-inspection yun ng munisipyo, ng BPLO department. Then, once na na-inspection yun, di ko alam kung pati yung fire department kung mag-inspect din yun. So, siguro maaaring ganon. So kapag after ng inspection at i-approve na nila yon, makikita natin yon sa online. Kasi dun sa online na yon, meron tayong username and password o parang pinaka page natin doon na doon natin makikita lahat ng update doon sa negosyo na in-apply natin. Yon, kapag ka-approve na yon sa kakayo, pupunta ng munisipyo para bayaran lahat doon, then yun, makukuha mo na yung pinaka-plaka. Yan guys, siguro sa by January pa na makukumpleto natin about sa pag-process ng business permit ng tables and chairs, rental and party needs. Yan, sinabay na namin yung party needs. By January pa tayo talaga makukumpleto. Pero at least kahit papaano, meron na kayong idea. Uy, sarang. Ano yung mga kailangan ninyo na mga unang i-prepare o i-submit na mga requirements at kahit papaano meron kang mga basic idea. At yun, kung nagustuhan ninyo ang aming vlog, paki sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe po yung ating channel. At sa mga subscriber naman, thank you ng marami sa inyo sa walang sawang suporta. Paki-like naman yung video, share, and comment na rin kapag ka meron pa kayong gusto nating na itopic. So, salamat ng marami.